Marinduque, the heart of the Philippines. Bakit ka madalas dayuhin ng mga turista? Dahil ba sa mga beach, likas na yaman, o mga di malilimutang experience na kaya mong ibigay? Tara! Adventure style! Oo, na-disconnect sa RC. Ilagay ko dun sa home point. Wala saan na. Saan yung home point? Dun sa ano kanina. Kaso wala na, hindi na makita. Na-disconnect na sa RC. Shit, tunay! I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? So ito na yung breakfast natin. Official corned beef. Montenegro. By Montenegro. Corned beef. Tsaka ano ito, boss? Bossing? Omelette. Omelette. Chicken omelette. Omelette pizza. With ano yun? Anong toppings doon? With deep peanuts. Spinach. Yeah. Sour spinach dip. Sour. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in. Alis na tayo sa Phoktoy Beach. Ngayon ay alas 10 na ng umaga. At tayo, pumunta tayo sa Santa Cruz, all the way pataas dun sa norte ng Marinduque. Tingnan natin kung ano pang spot yung matadaanan natin ngayong araw. Bye! Ingat! Ganda! Yo! Kamusta, pre? Ako nga pala si Mac Reyes, pre. Tiyala ko sa isip yung tsura mo! Pagkatapos natin ang mga coastline, papasok na tayo ulit sa gitna ng Marinduque. Tapos tayo sa dagat eh. So, ilook naman yung hanapin natin. Or falls, mas maganda. Then, ligo tayo. Ayos yan. Itong Buntal Weaving Shop dito sa may Marinduque. Usually po magkano yung ganyang ano placemat? Ay, ito po ay parang 650 at isang set. Ito po yung aming yari, ito po ay yari namin sa Buli. Ito po ay aming ina pag-export. So usually, yung mga ginagawa nila dito ay placemat ng buntal. So yung buntal pala ay isang puno na parang nipa. Yan yung puno ng buntal na pinipiraso-piraso hanggang sa numipis. Doon yung nilalagay nila sa kanilang produkto. Kamusta tayo dito sa Buntal Weaving Shop? Kung saan nakapamili pa si Doc ng 3,500 na table runners. Support locals, ika nga. Support! So another challenge, currently naulan na ngayon. Siyempre, pag nakasakay kayo Maxine, lagi itong handa. All weather. All the weather. Oh. Weatherproof to. Kung yung mga 4x4, merong all terrain, etong si Maxine, all weather. Yes. So ganito lang yan, sasarado mo lang konti. Ayan. Safe tayo, di ba? Yes, sir. Hindi kami nababasa dito sa likod, oh. Relax lang. Kasi sa harap.
So ayun, dito na tayo sa bahay ng Santa Cruz. Isa na dito yung pinakamatagal at pinakamatandang bakery ng bahay ng Santa Cruz. So ito nga pala yung Rehanos Bakery na nabuild pa noong 1946. May mga specialty ng arurut. So ito nga pala si tatay Jimmy. Jimmy, anong lasa nung Patangas po ako? Arurut. Pampanga, Tagaytay. Puro nga. Puro nga. Anong ano? Anong texture? Anong ano? Lasa? Lasa po arurut. Ano? Ulit mo. Sabi nga nila, pag magtitisis defense ka, hindi pa kain mo sa mga panel, uraro. Uraro. Totoo. Kaya mo, subo ah. Kaya mo sasabi mo natin? Ramkabe. Kasi kumakain sa bibig mo eh. Oo, kumakalat. Hindi ka makapagtanong. Matapos matikman ang masarap na uraro, ay naghanap na kami ng mga kainan at para makicharge na din ng aming dalang Blueti Power Station dito sa bayan ng Santa Cruz. Dahil si Doc Magmamaneo ay dinala niya kami sa isang waterfalls na akala ko ang entrance ng tulay ay lalakarin na namin. Yun pala ay pwedeng ipasok ang sasakyan sa parang waiting shed na ito. At ito ang Kawakawa Falls na sa halagang 20 pesos ay ma-enjoy mo ang lamig ng tubig. If you stay right here, I might move my head to your face. It's been a long and tiresome day. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises, fall asleep instead. Simula sa bayan ng Santa Cruz hanggang Mugpog ay matatanaw ang mga gandang puno ng nyog na malasyardo vibe sa lugar na ito. Nakadiscover din kami ng rice terraces sa gilid damang ng kalsada. Napakaganda. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss. Cause I'll go where you go. Kings of the world, and anywhere it's homebound, we are kings of the world. And tonight is our day, girl. We are kings of the world. Namin na lang kung nasa na kami, hindi rin namin tinitingnan sa mapa kasi mas maganda yung may, ano, may surprise, di ba? Ika nga. So, siguro nasa northern tip na tayo ng Marinduque at hindi ko alam kung saan pa ba tayo pupunta. I-translate yung ganyan kamay yan. So, para sa napansin ko dito ay walang maksin na sasakyan na dumadaan dito. Halos kami lang talaga yung dumadaan dito sa kalsadang to ng Marinduque. Bumak na ba to? Oh. Ano sabi to? Bok-bok. So, dito pala yung mga may maskara ng armor yun. Dito yun? Oo. Oh. Kaya nandito na pala eh. Katama naman pala natin eh. Ay, ito pala. Ito. Bok. So yun na nga, no, naka-loop na tayo ng Marinduque. At may pupuntahan tayong spot na si Doc lang ang nakakalam. So nandito tayo ngayon sa gitna ng palayan. Napakaganda. Hindi din. Yeah. Napakaganda din sa Kasay Bridge. Oh. Ba't malinis na kaya yun? Then sa likod niya yung mataas na bundok. Siguro isa to sa bundok ng Mount Bali. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look
No signal. Aircraft will go home in 5 seconds. Landing. Holy shit. Nakita. Nakita. Tawa na disconnect sa RC. Nilagay ko dun sa home point. Wala na. Saan yung home point? Dun sa ano kanina. Kaso wala na. Hindi na makita. Na-disconnect ko sa RC. Shit, tunay! Baka sa ano na yun, sa bundok na bulsak. Yung palapit na kami ni Doc, nag-gray na yung screen. So, parang 10% na lang to. 10% or less na. So, automatic na talaga siya nag-alani, kaya wala na. Automatic na nag-alani. Basta mo, malakas pa hangin. Pero mo na to. Legit, wala na. Wala muna tayo magpapalipat. Legit, pero mo. Pero mo na, shit. Oo naman! Maganda pa yung view sa taas. Maganda pa yung view, ito. Legit sa inyo. Oo nga, legit nga. Gagi ko nga. Legit talaga. Legit nga, nawala nga. Yeah, yeah, hindi ko masyadong malungkot. Alam mo naman ako, may maya pa naman. Ba't ako malulungkot? Tapos lagay natin sa gitna itong maya, dali. Yung may resipo, yung agreement ninyo 10-10. Pag nang, may nangyari dito sa maya, wala namang problema, di ba? Walang problema. So ang sagot lang, etong resipo dyan, appear lang yung deed of sale. Fish. One, two, three. Let's go, Maya! Everything happens for a reason. Kaya si Maya, may dahilan to pag nawala. Ilipad mo na lang! Bye, Maya! Magkaibigan tayo, mabuhay! Napakahusay talaga, ha? Tapos bigyan nito 10-10. Papayag ba tayo? Oh, ito! Pare, magpa... Call tayo! Anong challenge, pare? Okay, payag ako dyan. Anong gagawin? Mag-isip ka! Sige! Hayaan nating fate ang mag-decide. Ganito, challenge! Game! Bibigay mo sa akin si Maya pag nakita ko yung drone ko. Game! Game. Labas mo yung drone ko. Paano nangyari yun? Oh, may resibo. May resibo! May resibo! May resibo! Kitang-kita nyo ang resibo sa ating ano, bulunero. Marami talaga cross finger! Lumakas yung hangin na disconnect. Ayan, kukunin ko lang. Ito mo siya. Grabe. Umagsak. Alright. Tuloy ang bangi. Buhay pa ang drone. Alright! We are the kings of the world, and tonight is our day, girl. We are kings of the world, and anywhere it's homebound. We are kings of the world. Matapos na ang Marinduque, pupunta naman tayo sa pinakamataas ng Marinduque. Wala palang campsite sa taas nitong Mount Baliis at mauubusan na din kami ng gasolina. Buti, may nakita kaming tindahan na mayroong debote na gas at inalok na din kami ni Tatay Nestor ng overnight stay sa kanyang kubo sa halagang 500 pesos. Street light lang meron. Street light pero yung, yung provision po ng ating talagang supply sa ano. Saan po yung source ng tubig nyo? Ang gagaling? Ang galing dyan sa bundok. Sa bundok. Tayong quick stop dito sa may Mount Baliis. Meron in-offer si Tatay na room for only 500 pesos. Kahit ilan kayo dyan. May CR. Pero ang ilaw dito ay solar kasi walang kuryente dito sa taas ng bundok. Bluet ang solar ng mga guwapo. Oo. Nasaan? Iyon, medyo bas na. Oo, diba? Labas na. Sa mga gantong panahon, kailangan natin ng Bluet. Of course. Kasi walang kuryente dito sa Sitio Baliis. 5 battery ng drone, pwede pang gamitin in 17 hours. It's more. iPhone, di ba? Mga high-tech na phone. Tignan natin dyan sa taas. Blue Yeti yan, di ba? So, sa mga bibili ng Blue Yeti, meron tayong link dyan sa comment.
May tinuro sa amin si Tatay Nestor na malapit lang sa kubo namin. Ito ay mayroong mataas bridge na mayroong overlooking. At dahil curious kami, ay inakit namin. Tapos turn left. Dito pa nga nasira yung kaaway. Basic. Para mas maganda dyan. At sa halip na view ng tanawin na makita namin, ay eto ang mga nagpakita sa amin. Na malapit dun sa may bahay na tilugay namin. Grabe ang ganda. Ay pusang galal, lupit. Mayroon ano something dito, hindi natin nung kung ano to. Yung dikit-dikit na stars. Cross, yan ang Andromeda Galaxy. Ayan no? Grabe. Ang kita oh. Kahit ako kitang-kita ko eh. Zoom in. Ayun. Tungin eh. Ugay pare, yan nga kita dito sa video ko. Ang bangis. Andromeda Galaxy yan. Ang pakakas mo, Arden Gods. Arden Gods lang yan. Ayan galing Google. Then ito yung sa shot ni Arden. Dito ba? Dito. Yes, dito sa video. Oh. Dito sa video. Angas. Okay. May matutunan talaga tayo at may matutunan sa bawat biyaheng ginagawa natin. First time on market. First time kumakita ng Andromeda, ng Orion, Nebula. Kain eh. Diba? Pinag-aaralan ko natin. Pagbaba namin ay nagduto na din si Apre ng hapunan para sa pagsasaluhan namin ngayong gabi. Delimundo. Delimundo. Delimundo tayo ng chapsuy spam. So yun nga, kumuha lang tayo ng signal para magpaalam sa ating mga minamahal. At walang signal doon sa spot na pinuntahan natin. So ayun, nandiyan sa likod yung tuktok. Bye! So tara, punta na tayo sa Sea of Clouds ng Marinduque. Meron tayo ng Sea of Clouds. Kung meron, wala Sea of Clouds. Wala. Sayang. So yun nga, dito tayo sa spot ng Sea of Clouds. Kaya lang, hindi natin makita ngayon kasi medyo malakas yung hangin dito sa may Mount Baliis. Ito yung spot natin kahapon na nakita. Yan na natin ngayon, umaga. Maganda. We were dancing in the dark with a feeling in our hearts, felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Whoa, oh, 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 Ano na muna? 86 kilo. Kaya yung rock. Pero tingnan natin kung hanggang sa naabot yung rock. Warak. Warak. Putang ina! Putang ina!
Guys! Matutuwa! Utok ako! Huwag! Masisiri! Tarpulin! Gege, yan! Tama! Dali! Matapos ma-enjoy ang view dito sa Mount Balies, ay nagpahanda kami na agahan kay Tatay Nestor dito sa nag-iisang kainan sa Mount Balies. Ito ang rest stop na talagang tinadhana na dito kami magstay at makilala si Tatay Nestor. Nakwento niya din na mag-isa lamang siya sa buhay dito sa tuktok ng bundok na ito. Nakakahanga kasi nagawa niyang mabuhay ng sapat lang at makontento sa kung anong meron. Ikay, enjoy mo na lang yung sarili mo para wala kang masabi sa buhay na ano, pero ano. Kapag nabubuhay ka, kinaabot din ako ng restless ng madaling araw. Sabi ko, ano lang, hindi nyo kaya. Natulang naka-checking sa room. So, pahinga na lang muna kayo. Pwede kayo matulog dyan. Kahit hindi ko, hindi ko kayo pagbabayaran kesa sa aksidente kayo. Tama. I look out for you. Dahil sa sobrang ganda ng kalsada dito sa Marinduque, ay mapapakanta ka talaga. Lalo pa, kasama mo ang tropa, sakay ng Maxima. Umasa kahit di man ngayon. Ayun na yan. Mapapansin mo rin. Mapapansin mo rin. Sabay-sabay! Pagdating ang panahon, mga ikaw. Sir, sa port. Datong dito po 'yun sa kabila. Ah, dito. Pero nakapin yan sa ano port. Sa port? Oo. Solo sa port ng Balanaga. Lagpas ka nga, oo. Oh. Mm, dito na lang. Dito pala ikot pa. Dito straight po 'yan. Aba. Ah, okay. Pero yung port. Yung port po. Doon din po. Yung port dulo po 'yan. Ah, okay. Thank you. Sir. Thank you, sir. Sir. Ano po, sir? 1,000, sir. At resibo, sir. Hindi kami natanggap resibo, sir. Type of disability. Visual. Ah, yan yung sa pito. Sir, di naman malabo mata mo, sir. May ano ka, wala ka salamin, sir. Hindi pwede yan. Hindi ka sure, pre. Bago kami sumakay ng Roro pabalik, ay aahunin muna ng ating tuktok ang matarik na kalsada ng Luzon Datum. Sisimula na po tayong umahon. Cambio do. Ano yan, tercera, segunda? Segunda. Segunda, o, segunda. Nakatarik ko. Ito na nga po ang unang tuktok na aahon dito sa Luzon Datum. Let's go, Maxine! Woo! Tarek! Ahunin mo yan, oh! Ahu! 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 Ahunin! Ahunin! Sana kaya, sana kaya. Ayan, ayan. Tarek po! Pisil clutch. Hmm? Pisil clutch. Grabe. Angas, angas. Wala ka ba itatanong sa akin? Ano? Yun na ba yun? Aho na yun? Yun na yun? Wala kasi sakay. Oh, hindi, matarik dito. Hindi siya biro, so huwag niyong masyadong mamaliitin itong aho na to. Isa sa pinaka-incline na aho to na medyo mahirap dito sa may Marinduque, dito sa Luzon Datum, kung saan ito ang pinaka-sentro ng sentro ng Pilipinas. Hmm. Ito tayo sa Luzon Datum. Ano pong makikita namin sa Luzon Datum? Nandiyan po ang ating geodetic landmark. Geodetic? Landmark. Landmark. Mm. Center of the Philippines. Meron din po, station of the cross. The cross. Mm. Atin hanggang matalipan. Thank you po.
Tingnan po namin kung ano meron sa Luzon Datum. Taas. So yun na, kararating lang natin dito sa Luzon Datum, kung saan nandito yung sentro ng sentro sa buong Pilipinas, or Geodetic Center of the Philippines. So ito yung nandito sa northern side of Marinduque. Dito rin makikita ang north, east, west, south, at saka yung sentro ng Pilipinas. Meron din dito Mama Mary na nakatayo ng statue. So dito, masarap din mag-picture at tumambay kasi makikita mo dito yung pier doon sa may Balanacan Port. At saka yung dagat papunta sa Quezon. So sa pagtaas dito ay yung hagdan lamang ang dadaanan mo papunta dito. At kasama doon yung mga Station of the Cross. At ang pinaka-importante, walang bayad sa lugar na ito. Donation lamang. Maraming salamat sa mga panonood at huwag niyo kakalimutan mag-like at mag-share sa video nito para sa mga gantong adventures at napakagandang spot na madiskubre dito sa Pilipinas. At ayan, natapos natin ang Marinduque Loop at tatuklasan natin ang mga bagong lugar at mga gandang spot dito sa Marinduque. So tara! Adventures tayo! Dito sa sentro ng buong Pilipinas, dito sa Marinduque, ay matatagpuan mo rin ang sentro ng pagkakaibigan. Very good, very good. Ay, nakaapak yata ako ng tae. Ano yung kasabihan mo? Alam ko, tapos na yung Marinduque Loop, nakatapak pa. Noong Friday ho. Ano po, salamat po. Balik po kayo dito sa amin. Yes, mabalik tayo dyan. Bochki. Bochki sa MOR, National Vice President ng Mio Owners Republic, Luzon. Tambay lang sila dito, masarap mag-chillax dito sa may sandbar. Oh. Thank you. Ingat. Miko ng Star Horse. Thank you, sir. Shoutout nga pala sa aming Otits. Nagbigay na aming ride and come cap. Thank you, Otits. Bira, eh, no? Alright. Bago release.